Yun, charge ko muna, no? So, mamaya na ulit. Itutuloy natin yung definition of terms na Philippine Electric Code. Then, after, computations naman ng load ng residential at saka buildings. And then, electric load na ang appliance mo is computer aircons. So, yun ang susunod natin para sa mga home shop. Lalo na may mga router, mga switches, ganun. Lalo na yung nakalan. Ilan yung electric load ng mga may computer networks. So, yun sana. Kasama na yung aircon doon, yung ventilation. Kasi yun naman talaga yung nasa computer shop. Again, I would like to greet my dear teacher in heaven. Nakakatulong makita yung kanyang mga apo, si Sir Rio. Nakakatulong malaman na ang kukyut ng mga apo niya at mukhang matatalino gaya niya. Siguro may isa doon sa mga apo niya ang magmamana nung kung gaano siya kasipag. Kasi siya yung isa sa mga model na napakasipag pagdating sa trabaho. Yun yung kahit na isa siya sa may mga katungkulan sa school, siya yung hindi nahihiyang magpintura ng silya kapag summer, kasi required naman silang pumasok ng summer. Well, buti na lang at na-handle niya ako kasi natutunan ko na gumawa ng ayos. Kumbaga ngayon, hindi ako nasa-satisfy na pwede na eh. Kumbaga, siya yung nagturo sa akin noon na kung pwede kong iangat kung aking level of work, iangat ko. Yun yung naituro niya sa akin na ilang years kami magkasama from 1995 to 2010. So imagine mo ilang 15 years kami magkasama ni Sir. Hindi ko, yun ang nakikita ko sa kanya na kahit medyo minsan eh may inis ka, but wala eh. It's his personality that makes him great. Kaya nga, di ba, you take the good with the bad. So, yun na yun. Siya yung epitome nun. You take the good with the bad. So, again, to him, happy birthday in heaven. Pakibati na lang po kay Sir Noli. Pakikumusta na lang ako dyan kay Kobe. Sana eh, nandito ka pa rin. How I wish nandito ka pa rin para kahit may pandemic, eh masaya yung kaguruan. Alam ko malungkot sila ngayon without you, but hoping for your eternal repose. Masaya na sana kayo ni Sir Noli dyan. I hope na continue nung i-guide kami na nandito pa. Actually, nagpapasalamat nga ako dahil hindi ako nakaranas ng tiwala galing sa sarili kong mga magulang. Nakaranas ako ng tiwala dun pa sa mga teacher, dun pa sa secondary parent. Or sa constitution ng Pilipinas, yun yung surrogate parent. So that is one thing that I'm proud of. I'm still exploring things just like you always told me to. Yung mga gawang hindi ka basta-basta pumapayag dahil gusto mo something better, something good. Minsan hindi ko na alam paano ko gagawin dahil alam na nga natin limitado ako physically. But siguro na-inculcate mo sa akin na mag-aral lang ako ng principles. Kasi ikaw naman, Sir, yung nagturo sa akin na kahit ganito ako, mas may ibubuga pa rin naman ako sa iba. So, lalo na nung college. Yung college, doon ko naramdaman na yun talagang grabe yung
Grabe yung hirap. At mas lalo na nung naging empleyado na ako. Napakahirap sumunod sa'yo, sir. Kailangan mo ng mahabang piso para lang, you know. Pero hindi ko alam kasi na after nun, ito na yung magiging responsibilidad ko. Although walang bayad, but still, a responsibility worth taking. So, sana in my own little way, eh, nakapagbigay man lang ako ng tribute sa inyo. Siguro, pag napunta ako ng school ngayon, binibisita ko si Kuya Ruben. Maliban kay Kuya Ruben, ikaw yung gusto ko makita. Kasi if I could only tell you now na hindi ako naghahabol ng prestige, I'm only after for self-confidence. Kasi kung naisip ko, kung kaya kong tagalan yung pangungutya sa akin ng mga bata, alam ko naman na pa nagtuturo ako, hindi ko maiwasan na may batang tumatawa sa akin. At yun yung natagalan ko during my extra 3 years sa school. Eduk na yun, hindi na yun komsat. Nung alam ko na may mga tumatawa, kahit yung mga kasama nating teacher ay minsan tumatawa, yun yung gusto kong ma-overcome. Na hindi ko na nagawang sabihin sa inyo kasi nauna na nga kayo. So, sana man lang kung nasan dyan man ngayon, nadidinig mo sana to, in your birthday, eh madidinig mo to. Alam ko naman, sir, na para nyo na akong anak, pero minsan, hindi ko maiwasang hindi magdaan-daan kasi minsan nasasaid na yung aking physical limitations. May time nga na halos pinapasok na ng lamig yung katawan ko na halos hindi na ako makalakad dahil sa kagustuhan ko lang magawa yung gusto ko na makatulong ngayon sa kapwa. So again, happy birthday in heaven. Continue to guide Sir Benjo, Sir Alfred, Sir Benji Ramirez, tsaka yung Sir Bernie Bermudez, Sir Randy. Sana eh, binabantayan mo pa rin sila at ginaguide sa mga desisyon nila para sa school, para sa mga sarili nila. Yun lang po.